Guys, kamusta po tayo? Ngayong hapon po na ito, tayo po ay magpapalit ng ating serpentine belt or fan belt po. Shoutout nga pala sa aking 888 na subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag po nating kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. So maraming salamat po sa inyong lahat, maraming salamat po sa suporta at ingat po tayong lahat. So simulan na po natin. So guys, bago tayo magsimula, siguraduhin lang po natin na ang ating sasakyan ay siguradong hindi po siya babagsak. Nilagyan ko na lang po siya ng kalang yung ating gulong. Ayan po yung jack, dalawa pong jack nakasuporta. Ayan po ang aking plates. Nilagay ko po muna sa gulong para kung sakali man siya bumagsak, at least hindi siya tuloy-tuloy na mababagsak ang kayo sa ilalim. Ayan po. At huwag po natin kakalimutan lagyan ng kalang ang ating gulong sa harapan at sa likod. Ayan. Tapos siguraduhin po natin na naka-push on ang ating foot brake or hand brake po sa ibang sasakyan. Yan po. Tapos naka-park po ang ating cambio. Bago po tayo magsimula, so mga kakailanganin natin na gamit ay 10 mm na socket. Meron din po tayo dito na 12 mm na combination para po panluwag natin dun sa ating tensioner bearing. At kailangan din po natin ng 12 mm na socket. So yan po, at hindi po mawawala ang ating serpentine belt. Ito po ang numero ng ating serpentine belt. Inorder ko lang po siya sa online. Ayan po, 5PK-940 at 4PK-765. So ayan po, papakita ko po sa inyo. Tatanggalin po natin sa karton. Ito po. So isa, ayan po, dalawang serpentine belt po ang ating papalitan. So ayan po ang brand nya. Papakita ko sa inyo kung ano po yung number nito. Ito po ang number ng ating serpentine belt. Makita nyo po yan dito. So ayan po, ito po ang number ng ating serpentine belt. Ayan, 4PK-765. At ito po yung isa. Ayan po. Yung isa po nyan is mahaba. Yung 4PK po, 765, yun po yung nakakabit sa ating aircon compressor. Yan po, yun po yung 4PK-765. At ito naman pong mahabang serpentine belt, ito naman po ay ang nakakabit doon sa ating water pump. Tapos papunta po yan sa ating crankshaft pulley at alternator po. So ayan po, 5PK-940. Bago po tayo magsimula, ang air compressor nga pala ay ang responsible sa paggalaw ng refrigerant between evaporator and condenser coil. So ang compressor po ay kumakatawan sa ating sasakyan na puso ng air conditioning system, at ang refrigerant naman po ay kumakatawan na dugo ng ating air conditioning system. So simulan na po natin. Ang una po natin gagawin ay luluwagan natin to na number 12 na tornilyo. Bago po ito, yung dito muna sa may loob, meron pa po yan na isang tornilyo dyan. So ayan po, kung nakikita nyo po yan, so kailangan muna natin luwagan yan. Tapos bago po itong nasa labas na tornilyo. So dalawa po yan. So ayan po yung isa, 12 mm po yan. So luwagan na natin.
So kapag maluwag na po, ito naman po ang ating luluwagan. Itong nasa labas na tornilyo. So luluwagan po natin yan hanggang sa lumuwag po ang ating serpentine belt. So ayan, maluwag na po. So guys, dito naman sa ilalim, meron pa po siyang dalawang tornilyo na kailangan natin luluwagan. Yung nakakabit po dito sa ating compressor, dalawa po yan, numero 12 din po. So dalawang tornilyo po sa ilalim na kailangan luwagan, ito po at ito pong isa. So dalawang tornilyo po yan to, bago natin siya magagalaw ang ating compressor. So pag naluwagan natin yan, matatanggal na natin ang ating serpentine belt. Pagka medyo matigas yan, pwede natin gamitan ng isang combination wrench din. Papasok lang natin yan dito. Yan, ganyan. Ganyan. Tapos, pakaliwa po. Pakaliwa lang. Yan. Ilain lang natin. Yan. Yan. So, yan po. Pagka medyo matigas ang ating tornilyo, so ganyan ang gagawin natin. So ayan po. So maluwag na. Ayan. Tapos yung isa naman, ito po. So medyo mahirap lang po dito sa ilalim. So mahirap dukutin ang ating mga tornilyo. Ayan. So ngayon guys, naluwagan na natin ang ating tornilyo doon sa ilalim, yung dalawa. So ngayon ito, sasagad lang natin yung pagkaluwag niya. Wag lang siyang matanggal, yan. Bago natin tatanggalin ang ating belt. So ayan, maluwag na. Tutulak lang natin na ganyan. So ayan, tulak lang. So pwede na natin siya matatanggal doon sa ilalim, tatanggalin na natin. Ang una nating tinanggal ay yung nakakabit sa may compressor natin. Tapos susunod natin yung sa loob. So yan, gaganyan lang natin yan. O, tanggal na yan. Dun sa taas. Yan. So ito pong ating belt. Umayos pa naman. So itatago lang natin to pang pang suporta lang. Kung sakaling pumiyay tayo ng malalayo, tapos maputulan tayo kung sakali lang, so meron tayong pampalit. So wag nating itatapon pagka ayos pa naman yung ating serpentine belt, kasi pagka hindi na ito pwede, yung nagkakaroon siya ng mga crack dito sa may ngipin. Yan. Pagka ginanyan mo yan, makita mo na may crack. So ayan, ito ayos pa naman. Itatabi lang natin. Tapos sunod natin na tatanggalin ay yung ito, yung sa loob. Luluwagan na natin doon sa ating tensioner bearing. So ayan po, dalawang tornilyo po yan, luluwagan natin. Guys, maluwag na. Ito naman na isa. So, pag nagigpit tayo niyan mamaya guys, kailangan yung katamtaman lang. So, ngayon, pagka maluwag na yan, gagamitan na lang natin ng ating combination wrench. Para maluwagan natin ang tuluyan ta. Ayan. So maluwag na siya. Tanggalin natin dito. Ganyan lang.
pagkamaluwag ng ating tensioner bearing, madali na lang po yan tanggalin. Yan. So, tanggal na po siya. Ayan. Ayan po sa may ating alternator sa ibabaw. Yes. So, ayan po. Natanggal na. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung bago natin at saka yung luma natin. So, maayos pa naman ang ating serpentine belt, pero nag-squeak na siya kaya pinalitan ko na siya. Nag-squeak na yan. So, ito po ang ating bago. Titingnan natin kung pareho yan. Yung code na lang. So, ayan po. Kung nakikita nyo po yung code natin, is pareho po yan. 4PK765. So, ito po yung luma. Ito po yung bago natin. Tapos, ito naman yung isa natin, yung mahaba. So, ayan. Yan po, 5PK940. 5PK po, yan. So, ikakabit na po natin. Ang una po natin ikakabit ay yung tinanggal natin na huli. Yung po yung mahaba. At susunod po itong maiksi, yung nakakabit po sa ating compressor. So, ayan, kakabit na po natin. Pero bago po yan, check po natin yung ating tensioner bearing kung maayos pa po. So, ito po ang ating tensioner bearing. Tatanggalin natin. Tanggalin natin yan. So, ang pag-check mo yan, pwede mo rin pong i-check dito kung umalog o hindi. Yan. Pero mas maganda tanggalin natin para makita natin yung ating tensioner bearing kung maayos pa. So, actually guys, first time ko po itong magpalit ng ating serpentine belt. Pinag-aralan lang po natin kung paano natin ipalitan ito at tanggalin. Guys, DIY lang po tayo. So, ayan po ang ating makina. Napakalinis po. Wala pong mga leak. Wala po tayo makikita mga leakage dyan. So, ingat lang po tayo. Baka malaglagan tayo. So, ayan. So, tandaan lang po natin kung ano yung sa loob nyan at yung sa labas po. Pero malalaman naman natin yan kung alin. Basta ito, nasa labas ito. Yung wala pong, hindi po natin makikita yung bearing. Dalawang bolts po yan. Tapos ito, may ano po siya. Yung nakakabitan po ng ating ito, tensioner bearing. Yan, oh. Kailangan hindi po ito mawala. Kailangan po wag paghugot natin, baka makalimutan natin, mawala po ito. Mahirap po maghanap niyan. So, mas maganda po kung pagtanggal po natin, ingatan lang po natin ito, ma-misplace natin. Natatanggal po 'yan, no. Yan. So, natatanggal po 'yan. So, hayaan lang po natin siya nakaganyan. Tapos ibabalik na natin pagkatapos natin i-check yung ating tensioner bearing kung maayos pa po. So, ilalabas muna natin. Ayan po. Ito po yung nasa loob ng ating sa may makina na kaganyan po. Halimbawa po, ito ang ating makina na kaganyan po yan. Ito po yung labas. Ito. Yung wala po kayo makikita na plastic ng ating bearing. Ito pong may, pag nakita nyo po na may plastic po yan na sa bearing, yan po ay sa loob. Yan. So, ito pong bearing na ito, pagka nasira na po siya, pwede po natin siyang palitan. Ang una po natin gagawin, tatanggalin natin ito. Tapos, sumunod po itong bearing mismo. Pinupukpuk lang po yan. Madali lang naman po.
So sa ngayon, check muna natin kung okay. Ayos pa naman po, wala pa namang play. So ayan po. Ayos pa naman po yan. So ayan po, ayos pa naman, hindi pa naman siya umaalog. Ayos pa siya, malambot pa. So ibabalik na po natin yan at kakabit na natin yung ating bagong serpentine belt. So ayan nga guys, nilinisan na lang po natin ang ating tensioner bearing kasi ayos pa naman siya, wala pa naman siyang alog at maayos pa naman umikot. Yan, malambot pa naman yan. Nilinisan na lang po natin. So ibabalik na natin to, ito kasi kabit na po natin yung bago nating serpentine belt. So ito pong part na ito, ito po yung nasa labas. Tapos ito naman po yung nasa loob. Ayan, yung may cover po ng bearing, kulay itim. So pag ganyan po siya, pag ganyan. Pero bago po yan, check po natin kung anong size nito sa allen wrench po natin. Meron po tayong allen wrench dito kasi dito po natin pipihitin yan para maigpitan ang ating serpentine belt. Ito po, dito po natin lalagay yung allen wrench. Tapos pipihitin po natin para maigpitan, tapos higpitan po natin yung tornilyo dito bago natin lalagay yung dito po na tornilyo. So okay, ito po ang ating allen wrench. So ito po ata kasi itong malaki na ito. So kailangan din po natin ng allen wrench. So yan, saktong sakto po. Ayos. So dito natin siya pipihitin para ganyan bago natin higpitan yung tornilyo dito. So ayan guys, kakabit na natin yung ating tensioner bearing. Okay, ganyan po yan. So yan po yung sinasabi ko sa inyo. Pag pinasok mo po yan, hindi po yan malalaglag doon sa washer na sabi ko sa inyo na huwag natin iwawala. So ayan, ganyan po yan. Tapos lalagay natin yung ating tornilyo. So okay lang po yan magkapalit kasi pareho lang naman po ang haba niyan. So ayan. Ayan po, pumasok na po yung tornilyo natin na isa. Yung sa ibabaw, ayan. Sa ibabaw muna. Kasi kailangan natin i-adjust yung ating serpentine belt dito, yung tinuro ko sa inyo, yung pinaglagyan ng allen wrench 5PK940. Yung po munang ilalagay natin, yung sa loob. So lagay na natin dyan. So may alternator po yung nakakabit. Yan, pon pa ganyan po. Yan, alternator. Siguraduhin lang po natin na nakalapat po ang ating serpentine belt kasi may mga ngipin-ngipin po yan. Kailangan nakalapat po yan. So, hindi po siya kailangan salto po. Kailangan sakto. Kailangan sakto po yan sa mga ngipin-ngipin para hindi masira ang ating belt. So, yan. Tapos, dito naman po sa ito sa water pump. Ito po ang water pump natin. Yan. So, slide lang po natin ito nang pumasok yung ating belt. Ikot lang po natin. Yan. Tapos, ikot lang po natin hanggang sa pumasok ng tuluyan. Ikot lang po natin yan. Okay na. Yan. Pumasok na po. Yan. Yan, ginamitan lang po natin ng kaunting persa kasi medyo bago pa po ang ating belt. So kailangan pantay po yan kasi ito po lalabas po yan pag hindi po pantay. So ayusin lang po natin yan. So ayan po, nakapasok na ang ating belt. So ang gagawin natin, higpitan na lang po natin to tensioner bearing natin. So kailangan natin dito ng dalawang kamay na panghigpit kasi yung isa pampersa natin dito at yung isa po panghigpit. Tapos gagamitan po natin ito, ating allen wrench. So ganyan po, yan.
Ayan. Bago natin na higpitan po ang ating adjuster. Yan po yung adjuster natin sa may pulley po natin. Sa tamang higpit lang po. Tamang higpit lang po yung gagamitin natin. Yan. Tapos ibabalik na natin yung isang tornilyo. So nahigpitan na po natin ito. Ito po yung adjuster ng ating serpentine belt. Yan. Yung isang tornilyo po dyan sa ating bearing. Yan. Tapos yung isang tornilyo po ikakabit na rin po natin. So ayan. Ito po yan. So higpitan na rin po natin ito. Itong belt na ito, yung nasa medyo ibabaw, pag naikot po natin yan ng 90 degrees, so okay na po yan. Ganyan. Yan. So pwede na po. Ayos na po yan. So sakto lang. Sakto lang po ang ating higpit. Pero pag hindi po natin na naikot yan, ibig sabihin ba sobrang higpit po ng ating pagkakahigpit ng ating serpentine belt. So yan, sakto lang po yung ating higpit. So higpitan na natin yung isang tornilyo natin sa tensioner bearing. Okay na po. Okay na yan. So, sakto lang. Huwag na natin higpitan ng maigi. Baka maputo lang ating tornilyo. So, yan. So, ngayon, nakakabit naman natin yung belt natin dito sa labas. Yung sa compressor natin. So, ito po yung belt natin na 4PK765. So, yan po ang belt natin na nakakabit sa ating compressor. So, kabit na po natin. So, yan. Papantayin lang po natin para sakto po doon sa mga ngipin-ngipin. Kailangan po nakasakto po yung mga ngipin yan. Yan. Kasi pag hindi po nakasakto yan, matatanggal po yan pag umikot ng ating makina. So, kailangan po sakto po yan sa mga ngipin ng ating mga pulley. Yan. Ayan, so pwede na rin po nating higpitan yung ating adjuster dun sa compressor. So ayan po, nakikabit na natin. Higpitan na natin yung ating adjuster dito sa compressor. Ito yung dalawang bolt. So una, ito muna nating higpitan ito. Yung nasa labas. Tapos ito, higpitan din natin ng kaunti. Yan sa loob dito. Ito na po yung adjuster natin sa ating compressor. Itong tornilyo na ito. So, ngayon, higpitan lang natin yan. Tapos check natin yung belt kung tama na yung pagkakahigpit. Bago natin na higpitan yung bolt dito sa loob dito. Bago natin higpitan to, kailangan ito muna, i-adjust muna natin yung higpit ng ating serpentine belt. So, check natin yung ating higpit ng serpentine belt dito sa ilalim. Yan, pag na-turn na natin to ng 90 degrees, yan. So ito medyo malambot pa kasi sobra pang naiikot. So kailangan pag iniikot mo yan, yan, 90 degrees lang. Ayan, medyo maluwag pa, konti pa.
ayan po, lagyan natin ng ilaw para i-discuss ko sa inyo na maigi po yung pag-adjust ng ating serpentine belt. Para malaman natin na mahigpit na po ang ating serpentine belt, ngayon, ikutin po natin na ganyan. Pag naikot na po natin siya na 90 degrees, yan po, 90 degrees. Yan, medyo sobra pa ng kaunti, so medyo maluwag pa po siya. So, kailangan ganyan lang po siya, half lang. Pagka hindi man po natin siya maikot, ibig sabihin, sobra na po ang higpit po natin, siluwagan po natin ng kaunti. So, ganito po, yan, medyo okay na po ito. Huwag na natin higpitan na maigi. So, kaunting adjust na lang po, yan. Okay na po yan. Isang ikot na lang po siguro sa tornilyo natin. Ayan po. Bago na po ang ating serpentine belt. So, ganyan lang po kadali magpalit ng ating serpentine belt at pagtanggal ng ating tensioner bearing. Ayan din po yung adjust natin, yung isang tornilyo na yan. Ituro ko sa inyo kung alin po yung in-adjust natin dyan. So, ayan. Itong tornilyo na to, dito po tayo nag-adjust. Dito. So, dito natin nilagay sa yung kinabitan itong isang tornilyo, nilagay yung ating allen wrench. Ginamitan natin ng pampihit natin na allen wrench. Dito po yan. Yan, pinaglagyan natin ng tornilyo na ton sa baba. So, ayan po. So, pagpalit din po ng tensioner bearing natin, ganun din po kung assembly po yung papalit natin. Pero kung bearing lang naman, so, papakita ko sa inyo next time po kasi okay pa naman ng ating tensioner bearing. So, next time po, papakita ko sa inyo kung paano ko po siya papalitan ng bearing. Ito, bearing lang. So, ayan po. So, susubukan natin siya, panda rin, para malaman natin kung ayos ang ating pagkakabit ng ating serpentine belt. So, ayan po ang ating water pump. Crankshaft pulley, yan. Tensioner bearing. Ayan po, tensioner bearing natin. At ito naman po ang ating yan po sa taas, alternator. So, doon ko na lang po sa inyo papakita sa ibabaw kasi medyo hindi po kita dito. Ayan, yung alternator pulley niya. Pulley po ng alternator, ayan. So, ayan po. Ayan, alternator pulley. Aircon compressor. Ayan. Pulley yan. Yan po yung pulley niya. So guys, papanda rin na natin para malaman natin kung ayos ba yung pagkakabit natin ng ating serpentine belt. Ayan. Ayan po. Maandar ng ating makina. Ito ang ating alternator. Ito ang ating compressor. AC compressor. Maayos naman po yung pagkakabit natin. So, subukan natin i-switch on ang ating aircon kung nag-squeak pa po ang ating serpentine belt. Switch natin ang ating AC. So, ayan po. So, maayos po. Hindi na po nag-squeak ang ating serpentine belt, no? Subukan po natin i-revolution. Ayan po guys, balik na lang po natin yung plastic dun sa ilalim, tapos tapos na po tayo. Maraming salamat po. So ayan guys, tapos na tayo magkabit ng ating serpentine belt. Kung nagustuhan nyo itong aking video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick na rin po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa po i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.